Good day mga boss. Ngayong araw nga pala, mag-chainsaw ako. So, mag-chainsaw pala mga boss, tatanggalin na natin yung oil cap plug. Ayan, itong block na to. Tanggalin natin yan. Tsaka itong sa ilalim. Ito mga boss. Tanggalin natin to. Ito yung pinaka-drain plug niya. So, start na tayo. Tapos, ito mga boss. Ito, tatanggalin natin to. Yun yung ano natin. Oil cup. So, gamit lang tayo ng tissue. Or kaya basahan. Pwede na yan. Tupiin natin. Tapos, ilagay natin sa ibabaw. Tapos, kahit player na lang. Pag-chain nyo na lang din mga boss yung gilid. Kasi baka magkamali kayo ng makas. At dumula siya. Masisira yung oil cup niya. So, twist lang ito mga boss. Counterclockwise lang. Hindi naman tagal ng katigasan. Tama lang siya. Okay. So, mabilis lang. Okay. Ubuksan ko na ito mga boss para pagtanggal ko ng drain plug dun sa ilalim ay dire-diretso yung buhos niya. So, tatabi ko muna ito. Lagyan ko lang yung tissue dito para wala. Iwas tapo na din or iwas laglag kung ano man pwede malaglag. So, lipat tayo sa drain plug. Okay, sa ilalim naman tayo mga boss. Ito nga pala sa drain plug, gagamit lang tayo ng 14mm na open wrench. So, tanggalin na natin. Ganun pa din, counterclockwise lang ulit. Lambot lang ito mga boss. So, diretso na natin yung oil. Ayan siya. So, dito nga pala mga boss, sa drain plug, meron nga pala itong maliit na washer, ayan. Ayan, washer. Washer siyang kasama, maliit. Tamang higpit lang naman dito mga boss. Di naman kailangan kayo ng higpit. Kasi baka marustred naman. So, makantayin lang natin siya na maubos. Ayan, okay na siya. Okay mga boss. Dito na nga pala tayo sa right side corner ng motor. So, para dyan mga boss, gagamitin natin siya ng 8mm na socket wrench. Ayan. At yung piraso po mga boss. Ang ginagawa ko nga pala dito mga boss, alternate yung pagpalit ko ng oil filter. So for example, ngayon nagpalit ako nitong oil. Nagpalit ako ng oil, papalitan ko siya ng oil filter. So sa next na palit ko nito ay hindi ko na muna papalitan itong oil filter. Yung oil na lang mismo. Ito nga pala yung sa ilalim mga boss. Mahaba yan, compared dun sa ibabaw na screw ng cover. Oil cover. Ito naman yung sa ilalim. So, dalawa ito mga boss. Dalawang piraso mga mahaba yan para doon sa ilalim. Para dito sa ilalim. Ito naman yung sa ibabaw. Ayan, para dito. So, tatabi lang natin sila. So, ulit. Ito. So, ito na mismo yung cover ng oil filter. Meron siya ditong o-ring mga boss. Ayan. Gasket. Ayan. So, i-double check din natin to kung okay pa. Tabi muna natin. At ito na mismo yung pinaka oil filter niya. So, madali lang. Ikutin niyo lang siya. So, ito na siya mga boss. Ayan. So, papalitan na natin ito mga boss. Ayan lang natin siyang tumulo ulit. Ma-drain yung natitirang oil. So, lilinisin ko natin diretso mga boss. Ano lang, tissue lang. Sa loob nga pala nito mga boss, mayroon ditong o-ring na maliit. So, pagtanggal natin ng oil filter na yun, pagkaminsan sumasama yung maliit na rubber o o-ring. Yun yung pang-seal ng ng mga debris para di pumasok dito, para mas effective yung natin yung oil filter natin. Ayan yung dumi mga boss. Ayan.
Ito yung butas ng daanan ng oil. Yan. Tapos ito naman yung ori niya mismo, yung itim na yun dito. So may maliit na to. Ito. Yan. Ito nga pala yung papalit kong ano. Papalit kong filter. Ayan. Genuine to mga boss. Ito yung Suzuki parts. SGP talaga siya. Yan. SGP. Filter oil. Yan. So, ang mai-recommend ko lang sa inyo mga boss, kung magpapalit tayo ng mga ganitong parts ng motor natin, gamitin natin yung original. Yung talagang recommended ng manufacturer. Yan, tulad nito. So, ito nga pala yung bago mga boss. Ito yung bagong oil filter. At ito naman yung tinanggal natin kanina na luma. Oh. Ito yung oil filter naman. So, ang pagpasok nito mga boss, itong butas na to ay ito yung siya yung mapupunta din sa loob at ito naman yung sa labas. So, pasokin natin. Ayan, ganyan siya. At ito naman yung oil cover niya. Ito yung pinaka-cover niya. Sa pagbalik pala nito mga boss, meron lang din siyang ano, may araw siya dito. Yan. Yung araw na ito ay nakaharap sa baba. So, ibig sabihin, ito yung position niya. So, ganyan siya. Ito yung nakaharap sa baba. So, linisin lang natin ng konti. Although, malinis pa din naman. Masang natin yung kuy. Yan. Sila yung masang kuy. Malasit. Yan. So, ayos pa naman siya. So, susunod na palit ko nito mga boss. Papalitan ko na din itong gasket niya. Pati yung oil. Yung sa loob. Rubber gasket din. So, ibalik natin. So, ulit. Ito yung sa ilalim. Yung may araw. At ito naman. Ulit. So, yung natin sa carbon. At yung. Dumama na. Both sila naman. So, okay mga boss, napalitan na natin yung oil filter at na-drain natin yung langis. Ibabalik natin yung drain plug niya. Ito yun. Ayan. Yung tinanggal natin dito sa ilalim. Bago natin ipitan. Ito. 14mm. Sampai sama kita dito. 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 So, okay na. Naibalik na natin yung drain plug. So, okay mga boss. Maglalagay na tayo ng oil. Ito nga pala yung oil na gamit ko. Yung external oil. Ayan. So, since nagpalit tayo ng, ano, ng oil filter, ibig sabihin, kailangan natin mag-add ng 200ml dito sa engine mismo. Kasi ang pinaka nakalagay lang dito na recommended na oil sa body ng sa engine body ng ng Raider ay 100ml lang yan mga boss. 100ml lang yan. So, kung magpapalit tayo ng oil, kung hindi naman tayo magpapalit ng oil filter pala, so 1000ml ay enough na po yun. So, pero kung nagpalit tayo ng oil filter, ibig sabihin kailangan natin magdagdag ng another 200ml. Okay? So, start na tayo. Ito nga pala yung ginawa kong ano. Imbudo. Ayan. So, sakto naman siya dito. Saktong-sakto lang. Walang singaw. Ayan. Buksan natin ito. Sakto tayo. Dahan-dahan lang. Sakto tayo. Natin yung isa. So, since alam naman ito mga boss ay 1 liter lang, so kailangan kong mag-add ng 200ml. So, dito nga pala boss, nalagyan itong oil na to ay meron siya ditong ano, meron siya ditong parang gauge or yung sukat ng ml na ng oil mismo. So, dito ay 250, ito ay 500, so 750. So, kailangan ko lang naman ng 200. So, tatansyahin ko lang siya mga boss, so, since 250 ito, mga dito yan sa ano, sa part na to. Sa baba lang nitong ano, 250. Mga dito. Kasi 250 yung nanditong ML. Ito yung 500 niya. 250. So mga dito lang ilalim doon ko. Kukuha ko dun sa isang oil na binili ko. So, 200ml lang kailangan ko. Kaling dito.
Ay, sasaling ka siya dito mga boss. Dito. So ito mga boss. Ayan. Ito yung 250 ml. So ito yung pantay niya. So kailangan ko lang ng 200. So nandito lang yung oil na inilagay ko. So nandito lang yung oil na inilagay ko. Ito yung 250 ml. Since kailangan ko ng 200 lang, hanggang dito lang yung oil. So makikita nyo naman yun mga boss. So malaking tulong din itong lagay mo. Sali na natin. Sali na natin ito. At ibabalik na natin yung oil cup niya. Ito yung oil cup mga boss. Meron din siya dito ano, gasket, rubber gasket or O-ring. Eh. So ingat lang natin na huwag itong mawala. Okay? So balik na natin. Para di magasgas yung pinaka plastic. So konting clockwise lang. Pangigpit lang. Ayan. Pwede na yan. So okay na mga boss. Kapagpalit na tayo ng bagong oil filter. Tsaka, nag-change oil na din tayo. So, subukan na natin. Okay? Ayan mga boss, okay siya. Ganito lang tayo. Maraming salamat po sa